na skinless longganisa, diba? Na may mainit na kanin, itlog, charon, kamatis at sibuyas. Diba? Sarap. And guys, try nyo din ang aming skinless longganisa. So ayan, ang kailangan natin sa ating skinless longganisa, isang kilong ground pork or ground chicken. Depende kung anong gusto nyo. And then kailangan natin ng garlic. So sa garlic, mas marami, mas masarap. Depende kung ilan ang gusto nyo gamitin. And then gagamit tayo ng salt and pepper. And then soy sauce. Sa soy sauce natin, mga 4 na kutsara o 5 kutsara. And then liquid seasoning. So kung wala kang liquid seasoning, kahit wala, okay lang din kahit wala. And then kailangan natin ng sugar. Sa sugar natin, mas mabuti kung brown sugar ang ating gagamitin. Brown sugar. Tapos, and then, yung ating flour. Sa flour natin, 2 o 3 kutsara ay okay na. Bali, yung flour ang mag-hold sa ating giniling para pag binalot natin to at pinirito, hindi siya maghiwa-hiwalay. So, ayun lang. Yun ang ating ingredients sa ating skinless longganisa. Konti lang ang ingredients ito. So, imimix lang natin lahat ng ingredients. So ayan, yung garlic, kinatad ko siyang mabuti. Ayan. Nihalo ko na, then isama na natin yung ating soy sauce. So ayan, add lang natin yung ating soy sauce, yung liquid seasoning, and then yung ating sugar, salt and pepper. So ayan. After na ma-mix natin lahat ng ano, ng ingredients, so ganito gagawin natin yan. Oh, ito yung wax paper. Ganyan lang ibalot. Nga pala guys, yung sa pork, mas maganda kung mayroong konting taba. Kasi pag medyo malaman, hindi siya, pag puro laman, hindi juicy pag pinirito. So may advisable na mas maganda talaga kung may konting taba. Ayan, ganyan lang. Bibilog lang natin siya. Ayan. Ganyan. Then, babalot lang natin pa ganyan. Ayan. So, yun nga. Kung wala kayong wax paper, pwedeng gumamit kayo ng plastic lang. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang siya. Diba? Ganyan, o. Ayan. Ayan. Tapos, mas maganda talaga kung brown sugar ang gagamitin nyo kesa sa white. Eh, wala kaming available dito. Kaya, white sugar na lang po. Ayan, ganyan lang. Ayan. Iyaano nyo siya. Ayan. Ibilit nyo lang siyang ganyan. Then, ganyan. Diba, simple lang. Ayan. Dito kasi sa amin sa Africa, walang mga ganitong tinda. So, ikaw talaga mag-a-adjust. So, kung gusto mong kumain ng mga longganisa, tusino, ikaw magagawa mismo. Wala kasing tinda rito mga ganito. So, kung gusto mong gumawa ng tusino, ikaw magagawa ng, ano, ng tusino mismo. Bibili ka nila ng baboy, ganun. Diba, masarap ito pang breakfast. Tapos, yan. Actually, ito, binibenta ko ito eh. Nagbibenta ako dito sa amin. Pag may umu-order sa akin, yan, binibenta ko ito na, ano, binibenta ko ng skinless longganisa, tapos, nagbibenta din ako ng, kung anong pagkain ng papaluto sila, ganun. Ng Bicol Express, and next time, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng yung braso de Mercedes. Yun, napakadali lang nun guys. Pwede nyo yung pang negosyo. Napakadali lang. Pero, yun, sarap. So, yun guys. Ganito lang kadali ang paggawa ng ating skinless longganisa. So, kung meron kayong suggestion, comment down below para naman mabasa ko o kung ano yung gusto nyong sabihin. Guys, thank you sa patuloy na panonood nyo ng aking channel.
Yun. Maraming maraming salamat. At yun lang aking video for today. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.